ang mga ahas ay madalas na itinuturing na nasa tuktok ng food chain. Subalit kung minsan kahit na ang madulas na reptile na ito ay talagang inaatake ang mga creature na mas malaki pa sa kanila. Ang ilang mga hayop ay hindi gustong sumunod sa mga batas ng kalikasan. Mula sa isang tandang na tinatapakan ng isang buhay na kobra hanggang sa isang pusa na ginagawa ang lahat, maprotektahan lamang ang kanyang mga kuting. At isang bagong pisang iguana na lumalaban sa napakaraming kalaban. Narito ang 10 kakaibang ahas na talagang ginulo ang maling kalaban. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Malamang siguro iniisip mo na ang mga ahas ay madaling malalamon ang pinakamahusay na tandang. Subalit ang mga tandang ay lubang teritorial sa kanilang mga tahanan. Ang isang manok ay talagang gagawin ng lahat at kaya nitong ialay ang sarili nitong buhay, maprotektahan lamang ang sarili nitong kawan. Kaya naman ang pagpasok ng ahas na ito sa home turf ng mga manok ay talagang hindi isang magandang ideya. Ang isang tandang na ito sa India ay nagpakita ng isang tunay na tapang. Nang mapatay nito ang isang kobra na sinusubukang salakayin ng kawan, pilit na sinusubukan ng ahas na huminga. Subalit hindi ito binigyan ng pagkakataon at talagang hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Pagkatapos niya itong tangayin ng malayo, ang tandang na ito ay tuluyan ng nilamon ng buo ang ahas. Wala nang mas delikado pa kaysa sa isang ina na nagisikap na protektahan ang kanyang mga anak. Ang pusang ito ay talagang hindi nagbibiro nang ang isang nasa hustong gulang na python ay gumapang papunta sa kuweba na kung saan nakatira kasama ang kanyang mga anak. Una ang pusa ay naglalabas ng ilang dagundong upang bigyan ng babala ang ahas. Subalit nang nakapasok na ang ahas sa kuweba, ang nanay na pusa na ito ay pumasok na sa combat mode. Tumalon siya palabas ng kuweba at talagang pinaulanan niya ng matitinding pag-atake ang mukha ng ahas. Ang ahas na ito ay talagang gumawa pa ng huling pagisikap na subukang makapasok sa kuweba mula sa itaas. Subalit ang pusa ay mabilis na hinawakan ng kanyang ulo at saka naman siya nito kinapitan. Sa huli wala nang nagawa ang ahas kundi tumakas sa kahiyan. Kilalang kilala ang honey badger na pinakamarahas na hayop sa planeta. Sa kabila ng kanilang maliit na sukat, sila ang pinakamabangis na mammal sa paligid. Madalas pa nga silang lumaban laban sa malalaking hayop tulad na lang ng mga layo na tahinas. Subalit sa pagkakataong ito, isa itong ahas na naging biktima ng honey badger. Sa video na ito makikita mo ang ahas na mabilis na inatake ang ulo ng honey badger. Subalit nang napagtanto ng ahas ang pagkakamali nito at sinusubukan na nitong tumakas. Gagamitin naman ng honey badger ang mga kuko nito para hatakin palapit ang ahas. At sa uli ang malas na ahas na ito ay kanila na din magiging tanghalian. Maaaring lumaki ang Indian Spectacled Cobra sa higit na 7 talampakan ng haba. At ang kanilang kamandag ay maaaring pumatay ng isang tao nang wala pang 30 minuto. Sa opposite corner naman ay isang mungus na kung saan sa unang tingin mapagkakamalan mo talagang isang whistle. Ang pagkakatulad ng itsura na ito ang kadalasang nakakaloko sa ahas upang mabiktima ng mga munggo. Subalit magtiwala ka lang sa amin, ang munggo sa isang malayong bagay sa whistle. Ginagamit nila ang matatalas nilang ngipin sa paghiwa ng kanilang mga kalaban. Habang ang ahas na ito ay palapit sa munggo, maglalabas ito ng ilang hises upang takutin ito palayo. Subalit ang ahas ay magpapatuloy na gumawa ng ilang mga bigong pagtatangka na kagatin ng munggo. Gayunpaman kapag nagsimula ng umatake ang munggo, hindi na ito sumasablay. Susunggaban ito ng munggo gamit ng kanilang bibig at paulit-ulit itong ipapalo sa lupa. At talagang game over na ito sa ahas bago mo pa ito malaman. Ang mga daga ay tradisyonal na biktima ng mga ahas. Ginagamit pa nga sila ng mga taong nag-aalaga ng mga ahas para ipakain sila. Nang ang ahas na ito ay nagtangkang tumakas na may kasamang sanggol na daga sa kanyang bibig. Ang nanay na ito ay talagang hindi nakapagpigil. Agad siyang kumilos at kinagat ang ahas sa mismong buntot ito at hindi niya ito binibitawan. Hindi din natin masasabi ang parehong bagay para sa ahas. Dahil sa sandaling makagat ito ng daga, ibinaba na nito ang sanggol at ito mismo ay tatakas. Ito ay talagang napakabihira sa ahas. Dahil karaniwang nilalamon nila ang kanilang biktima kagad, maliban na lang kung sila ay naiistorbo. Ang mga agila ay isa sa mga pinakakakaunting mga hayop na sa kabila ng hindi pagiging immune sa mga kamandag ng ahas, regular din nila itong pinangangaso. Nang lumipad ang agila na ito mula sa langit,
ang oras ay nagsimula ng umandar para sa spectacle cobra na ito. At kahit na sinusubukang lumaban ng cobra, no match ito sa lakas ng agila. Hinahawakan ng agila ang ahas gamit ng matutulis itong kuko na kung saan kilala bilang mga talon, at patuloy nilang tutusukin ang ulo ng kalaban. At sa loob lamang ng ilang minuto, ang ulo ng kawawang ahas ay talagang hindi na makilala. Ayon sa mga sabi-sabi, sinusubukan pa rin ng mga eksperto na alamin kung ano ang dahilan kung bakit gustong kunin ng sawa na ito ang isang alligator. Magsisimula ang sawa sa pamamagitan ng pagsisikap na kagatin ng alligator. Subalit, wala itong swerte dahil sa makapal at makaliskis na balat ng alligator. At kapag ito ay nabigo, gagamitin naman ng python na pambalot ang kanyang sarili sa paligid ng alligator. Subalit ang alligator ay lalaban at maghahatid ng isang malakas na kagat. At sa uli ang ahas ay walang magagawa kundi umalis. Subalit isa itong A para sa pagsisikap. Ang baby iguana na ito ay nag-iwan sa milyong-milyong tao sa mundo ng labis na pagkabigla. Kung ang mga sanggol na tao ay hindi pa makakainom ng tubig hanggang sila ay maging isang taong gulang na, ang baby iguana na ito ay lumalaban sa daang-daang ahas pagkatapos itong mapisa. Ang baby iguana na ito ay talagang nahaharap sa isang hamon kapag kakailanganin itong dumaan sa isang daan na punong-puno ng ahas. Ang diskarte ng iguana dito ay daan-daan muna siyang maglalakad para hindi siya mapansin ng ahas. Subalit kapag sila ay nagkamali, daang-daang ahas ang lalabas sa mga bato at yungib patungo sa iguana. Sa ganitong senaryo, tatakbo ng mabilis ang iguana at aakit sa mga bato para hindi maabot ng kalaban. Kapag nahuli naman ang iguana, ito ay hindi susuko at talagang magpupumiglas para makatakas. Ang hedgehogs ay hindi ang unang salitang pumapasok sa isip pagkatapos mong marinig ang salitang vicious. Subalit ang vicious ay eksakto kung paano mailarawan ang maliit na rodent na ito. Kapag sila ay naharap sa isang viper, hindi umaatras ang hedgehogs. Sa halip nilalabas ito ang kanilang katawan at gagamitin nila ang kanilang pantusok. At kapag ang ahas ay gumawa ng isang maling galaw, ang hedgehogs ay diretsyong aalisin ang ulo ng ahas. Nang walang kahit anong pagdududa, ang mantis ay isa sa pinaka-epektibong killers sa mundo ng mga insekto. Ang maliit na berdeng insekto na ito ay ipinanganak na nilagyan ng lahat ng kinakailangang kasangkapan na kailangan upang maging isang natural born killer. Mayroon silang mga paa na natatakpan ng matutulis na spike at ginagamit nila ito upang hawakan ang biktima, at meron din silang limang mata. Gamit ang kanilang tatlong mata sa gitna at dalawa sa gilid ng alinman sa tatsulok nitong ulo, ang mantis ay talagang maaaring makita ang anumang mga paggalaw. Nangangahas na ito ay walang ideya na pumasok siya sa teritoryo ng mantis. Mabilis na kumilos ng mantis at mabilis niyang hinawakan ng reptile at sinimulan niya na itong kainin habang ito ay nabubuhay pa. Kakaiba, no? Ilan lamang to sa mga ahas na ginulo ang maling kalaban. Na mga kaba sa ating video, ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.